gihabuan kini ni Kristo sa cross. Nga nakita nagkaiusap ta karon diri sa buhi nga pangalan dili patay. Dili patay ang atong Dios, buhay kani. Kinatbanhaw siya sa katulong adlaw. Busa ato siyang pasalamaton sa tibok atong kinabuhi. Walay bahin. Tanganin mo sa imong all of your being atong pasalamaton ng Dios. Kay kung wala siya igsoon, hindi na makiusa. Nagpabiling batas sa atong kalimutan ng mga gawi. Makalit mga ilibon sa itong mga unod nun. Ang bayad anak kamatayon. Busa, dako gila itong pasalamat si Dios. Sige kami mga di ko magpasalamat sa Ginoo. May nundong, kung magpasalamat ka, dili sa imo na dawat. Biskang batang na wabi na dawat, o naman, pasalamati ang Dios. Ayaw pag-apas sa panalangin sa Ginoo, sa among hatag sa mga panalangin, kay imo siyang pasalamaton yun. Ito na kayo nandun po sa itong story sa mga bata ganyan, itong mga ten lepers, na itong mga giayo sa Dios. Anibalik o sarap, isa rin ibalik kung nagpasalamat ng Jesus. Mana matag Domingo kitang tanan kung may mga anak sa Dios kitang tanan mo balik matag Domingo. Mani mo magit na. Dili mo na, kapoy mo pastor, nakoy mo ato, busy ko, nakoy trabaho, dili. Ayaw pa rin ato na sa inyo sa Biblia na ano ibiwa ka ni balik. Igor ang nagnayin, mga panalangin kung wala ni balik. Dili matana ang Dios kabalungan sa mga motibo. Muna din ihatay tanan sa Dios na nasa imo ha, kay kabalo siya nga. Kung nasa imo ang tanan, mahambugiro na ka. Mahambugira na ka, kaya sunod na nasa imo ha. Muna kabalo ang Dios, kanon sa kanya pagtagaan. Muna kung tagaan kanya o dili, pasalamat ang Dios. Basta before na mag-start, manindog sa tanan. Mag-ambugiro. Ginoo, salamat sa imo mga pulong na pula mong pamalandungan karon. Na mo kini makahatag ka ng ugadasig, mahilig ko ng among pagtuo, ang pag-ila kanimo diya Ginoo Hesus Kristo, na ikaw ang among Lord and Savior sa among mga pinabuhi. Tudlo ka kami Ginoo sa mga pulong, ang pamalandungan karong kamuntagon. Holy Spirit teach us sa mga pulong, Ginoo Hesus Kristo na ang pamalandungan karong. In Jesus name, pray. Amen. Ang lingkod na kanan. Once again, may buntag. Karong kabutago na mo kita itulad kini sa kini ka nindot nga padayag sa Dios ug sa atong tanan a response to live in giving thanks to God sa inyong program giving a give na mali lang pagka ingon kang Isaiah pro giving thanks to God ni siya ang mga ang tubag sa pagkinabuhi diha sa pagpasalamat sa Dios mga tubag nimo ngayon pasalamaton ng Dios. Ang atong katibukan na summary ng kabuntagon is a heart of thanksgiving leads to thanksgiving. Ang kasing-kasing sa pagpasalamat mudala nga to sa magkinabuhi nga mapasalamaton. Kaya ang Dios ang may pasalamaton. Anani mo ginabuhat? Thank you Lord. Ma-worst day man, mag-good day man, thank you Lord, ganap ko sa Dios. Mga na ako ng dumaligsoon. Huwag na ako isa ka i-share sa inyo ha. Gitay ko lang di kini ang mga tayo. Ever grateful. Sipsiya na. Tandang na ito magpasalamat. O na isa ka kuan, na isa ka policeman. Ngayon trabaho magtanong-tanong na sa palibot ng mga strange na mga tao. O di lang may maayo di pinabukat. Na-notice niya sa isang kakanto o sa park, na sila kina sa katawa nagluhod, nag-ampo, nagdupo ang ulo. Yan di, na-notice niya ba si may gibuhat ng maayo? Yan di doulan, police good. Check, kini ako kung sa'yo pinabukat. Yan di doulan, kita na niya yung talo, o ka sa respeto, ang kana siya nga, sir, kasi problema na ito dyan sir, masakit pa yung tiyan o nabag kayo binabati. Tagtaw, hindi niya ang laki siya, wala ko ang buhay na siya. O kismile ang lalaki.
Mo na itubag sa lalaki sa policeman. Sir, no sir, my name is Billy Sandy. I was converted right here in this park. I ever pass this way without taking opportunity. It's possible to stand quietly for a moment and whisper a prayer of thanksgiving. Dito sa park, diya sa nakailasag ang Kristo. May nagsangyaw sa iyaka, o diba crusade na yung tabo. Every time ulaway siya dito, magpasalamat siya. A small prayer na magpasalamat siya sa Diyos, sinakailas siya sa Ginoo. Yun ang mga religion sa ginang, karon, sa akong pag-search ka, bilisan, di mo sana di siya ka, kuan, Christian na tao, apologetic na tao. Karon sa atong spiritual, sa itong pag-ila, sa itong pag-inong ng Kristo, isa itong mga tao na ka-share sa imuha, nasangyawan ka. Kung angay naman silang pasalamatong. Sa mga situation na nakailala sa Diyos, sa DBS ba, sa posada ba, sa camp ba, sa mga young people, or sa, dito ba sa kung asang mag-fellowship. Kaya Ginoo, mag-experience sa imuha the right time. Hinog na ka. Muna hindi mo kong pasalamatan ng Diyos. Masa ayaw naging balik. Diretso na. Kikitagaan na ka o grace sa Ginoo na magkaila ka sa iyaha o imo na siyang pasalamatan. Di na ito nakalimutan ni Gison. Tanong saan mo gidawat. Kaya ka magpasalamat. Salamat Ginoo na kailagi ko rin mo. Pinagi sa akong amigo. Pinagi sa akong maestro. Pinagi sa akong classmate. Simple na mensahe. Simple na gospel i-share sa kuwa. Nitubo, namunga ang pulong sa Diyos sa akong kinabuhi. Karoon sa itong pag-sabihan, sa Psalm 100, kanilang chapter ang nagtudlo o nag-isbok o thanksgiving. Kung basahin niyo sa Bible, ang iyong upper na nga title as a Psalm for Thanksgiving. Kanira ang nagkuha na about pagpasalamat sa Diyos na may tungod-ani. Karoon, four things na akong share sa inyo ha, ang atong pagpasalamat or response to living giving thanks to God. Una, worship. It is your intimacy with God that enables you to sing. So there is a verse 1. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Kaya ang Psalms 101, nagkakuha ng invitation sa mga tao na musulod sa temple. O ilang isulti how great God is. Gina-invite ang mga tao, galing na mo, kaya magsimpa na ka sa Ginoo at tumubuhin ang Diyos. Maghugyang ka. Imo pa sa live version, King James, make a joyful shout. ESP, make a joyful noise to the Lord. Matong ibahatong kiniya, we shout joyfully to the Lord. Ginvite ka ng mga tao. Kitang tanan na mukanta diya sa Diyos. Na isang mga sa itong Biblia, na yung mga portion na nag-ahisgot ang mga tao na gadayig sa Diyos. Revelation 19:1, daghan ka yung mga tao dito sa langit. Daigayon sila ng makusog na daigon taong Diyo Ginoo. Daigon na taong Diyos sa mga gahong sa tanan kaya siya ang nagliwas ka na to. Dito sa langit magkanta na ka dito yung soon. Preparation langit. Kung ba sa iceberg pa, tip lang dito sa langit. Na dito na taong magkanta sa Diyos sa iyong mga gahong nagliwas sa ang mga pinabuhi. Napon sa Ezra 3:11, unya nagtubag-tubag sila sa pag-awit o pag-dahit, magpasalamat sa Ginoo, nag-ingon, maayog ngayon ang Ginoo, kaya iyang hukma sa Israel, walay katapusan. Ngayon po sila, missing itong kusog, ang tanang mga tao sa pag-dahit sa Ginoo tungod sa napahimutang na ang pundasyon sa templo. Ilang gidahit ito ang Diyos, in short, ang insuon. Salmo 98:4, pag-awit na malipay na po sa Ginoo, kamuntanang katawan, dahil ka siya, pinabi sa mga awit o mga singgit sa kalipay. Nindot kayo, Ginoo, igsuon. Ingo pa sa Oswe, kato na-remember ninyo, kato mga gisogo ni Oswe nga, libuton tong wall of Jerusalem. Jericho. Jericho. O, pito ka adlaw.
Ingon niya, maglibot mo niya, hulati ko, kung talos mo mo syagit. Pag syagit, mong tatong diri ko, tumba na yun. Tungod sila, pag singgit, ingon ni Diyos ko sa ilaha. Ingon, busa, gipatindog sa mga pare, ang mga budyo ng mga sungay. O sa English, pag trumpet the ram's horns. Sa pagtanungog niini sa katawan, naninggit sila o nahugnot ang parin. Grabe no? Once we shout, when we sing joyfully to the Lord, it means you have the relationship. You worship the living God. Matag-adlaw inyong gina-worship ang Diyos, di lang simbahan. You worship Him. Kung masawa niyo sa other chapter, sa Psalm, magsugod mo sa 95, naigilasulti dito na, we worship God for His holiness, for His sovereignty, for His faithfulness, and His goodness. And kung mabasawa niyo sa Psalm, simula nilang ginakuan, ginabalik-balik ang pagkabalaan sa Diyos, iyang pagka-sovereign, faithful, and goodness. So, ang Biblia nagtuturo sa ato, isa ang tinuod ng worship. A true worship. Sa gisulat ni Pablo, common verse, Romans 12:1 and 2, diyan ato makita na ay true motivation. Ano ni simba ka sa Diyos? Sumod kay na ay kaluoy sa Diyos sa imo. Offer your bodies as a living sa ang. Therefore, I urge you, brothers, to offer your bodies and living as holy. I urge you, brethren, by the mercies of God, amen. Brethren, by the mercies of God, the mercy, mercies, daghan, so daghan. It is true that mercy is giving us that we don't deserve. Kung saan siya mga butang, gitso na kung isyos sa inyo, this eternal love, eternal grace, the Holy Spirit, the everlasting peace, the eternal joy, the saving faith, comfort, strength, wisdom, hope, patience, kindness, honor, glory, righteousness, security, eternal life, forgiveness, reconciliation, justification, sanctification, freedom, and intercession. Nihatag na sa Diyos sa tua, even though we don't deserve it, but because of His mercies, mo na itong true motivation na magasimba tada sa Diyos. We worship God. Ikaduwa is the true manner na itong pagsimba sa Diyos. Ikaduwa mo ng paghalad sa imong kinabuhi. Itugyan imong lawas, kabuhi, nga balaan, nga halad. Kini nagpasabot na atong gihatag ang tanan na itong nasa itong taugalingon. Atong kasing-kasing muna-una kalag o puso. Sa laing pagkasulti, gitugutan nato ang Diyos na mo ang mag-control sa atong kinabuhi. Pinagi sa pagbago sa itong una-una. Pag-ilis nini nga ligpiwan ang itong una-una, dili na atong emosyon ang atong natong nanagdala sa itong pagsimba sa Diyos. Kundi na itarong biblical, embedded sa kamaturan sa Ginoo. Ang emosyon, dili mo siya dautan. Kung magbago ni siya, magtunog na sa kamaturan. Kaya itong una-una, kung saan itong una-una, mufollow na itong will. When will, mufollow ko na itong emotion. Kung nabago ang itong una-una, dili na ang emotion. Kung emotion na bago po sa kamaturan sa Diyos, we have the mind of Christ, dili emotions ni Kristo. Maraming sa Biblia, we have the mind of Christ. Kisa may maka-understand sa nana sa Ginoo. Kundi ang balang spirito maghatag ka nimo o masabta nimo ang una-una sa Diyos. Munang abakuhan na ito atong una-una atong pagsimba sa Diyos. Di ikaw ang isimba kundi atong Diyos nga bukit na atong ginasimba. Ang atong gisimba nga Diyos, dili lamang di simbahan, dili lang di sa simbahan o hawan na dati. Ang tinuod nga pagsimba mo ang pag-ilas sa dakong o himaya sa Diyos sa tanang atong gibuhat. Ang pagsimba sa pag-anang simba nga, obligasyon na pagsimba, dili makapahimuot sa Diyos o bukos na tama. Ang iyong pagsimba, dili tungod lang kay matuklod ka, hagiton ka, dili sa iyong kabubukon, obligasyon na lang na pag-antoy yung suon. Isimba na lang kung kayo mo may unipastor, pero wala din iyong
gikan sa imo nga relasyon ka sa Dios nga pagsimba. Unahon ang trabaho, naon sa nako pastor kay musta ko mo ito daw, na mo gito akong dinod mo dito kay na akong makaparta pastor. Ang pagsimba, wala kayo makuha na pastor. Wala gito yung relasyon, mas love pa niyo ang trabaho. Mutong i-share sa inyo ang the more na imo gina pasay ang Ginoo, imo nang nadawag ang imong integrity ba? Abo sa punto, tanang mawala sa imong hak. Mabot ang mga sakasakit, kagproblema, di nakakasabot. Tiwala at kagwala ng magiuna, gisimba ang Diyos na may unang adlaw sa semana. Mas giuna pa nimo ang trabaho nimo, imong pamilya, imong labunod, kung sa pa yung brato sa balay, kontra mo siya. No? It is your intimacy with God that enables you to sing. You cannot sing joyfully to the Lord kung wala ang revelasyon sa Diyos. Nakita man natin din yan, nagkanta ka, nagkanta ka sa Diyos, grabe din ka, ano, ginagin ang joy sa tuwa. We shout joyfully to the Lord all the earth. You cannot shout without joy. Igsoon, dili ka makakanta sa Diyos kung wala kay joy. Di ka na sa balang spirito. Isod mo kanta kung na kay kabugatin. Isod mo kanta kung na kay problema. Isod mo kanta kung na kay kalago. Munang, forgive. Inaydaon dyan sa Ginoo. You worship God. Duol sa Diyos. At tinuod ng pagsimba mabati sa sulod. Ug dayon mapakita pinagi sa atong lihok. Apan ang labing taas alang sa pagdayig o pagsimba mo ang pagsulod kaniya o sa iyong makulong. Ang tinuod ng worship, okay man na magkanta ka. Ang tinuod yung Diyos is musunod ka sa iya. Follow. Obey His word. If you love me, you will obey my words. You will obey my commandments. Ang masang sa 3 verse 2 to 4, daigul ko ang Ginoo, o dili kayo kalimta ng iyang kaayo. Mga mga benefits. So, mga na nag-worship ta. Tingon ani. Ipasalo niya tanan akong mga sala. Biayo niya tanan akong mga balatian. Giluwas niya ako gikan sa kamatayon. O ipanalanginan niya ako sa iyang gugma o kaluoy. Wow. Pag devotion na ako, last time, Psalms 32:1. Na-bless po ko ani. It is a great blessing when people are forgiven for the wrongs they have done, when their sins are erased. Sa itong pagsimba sa Diyos, ato masalamato ng Diyos sa iyang gibuhat niya sa cross. Dili sa mga butang na dawat, kundi iyang gibuhat sa tuwa. Ato siyang masalamato. Yung padre, the most important worship is to glorify and exalt God. For this is the correct expression of what true worship does, and the flow of the worship is only supplementary. Ang atong instrumentalis, ang pag-flow sa kanta, it's secondary. Ang nanigigadi is to exalt, to glorify, and exalt God. Sa itong mga kaigsunan sa itong mga pinpostal, nakabigit sila manugtog sa iyo. May ikaw madalagig ka sa pagdayag sa Diyos. Kung sa nagtanong ko sa mga theologian, lahat din nilang theology about music is they will keep your emotion. Mo na makita nimo ang momentum na may pusnay, kanang kusog, may muhinay, may musok, kay they will really touch your heart. But the outside, mugawas ka, hindi makita na imong kinabuhi na ba. Not all of them. Pero sa atong pagsimba sa Diyos, di na ito makita na is your intimacy that you sing for God. Think so and glorify His name. Ikadawa is serve. Serve Him gladly. The object of praise is what we serve. Ang tumong sa pagdayig mo ang atong gialagaran. Serve the Lord with gladness.
come before Him with joyful singing. Alagare ang inuban sa kalimpay, duulta mo sa iyong tubangan-tubad sa pag-awit. We cannot serve God gladly if we don't have deep relationship with God. Serving God, the obligation or duty, will cause burnout along the way. Kung itong response to live in giving thanks to God, to serve Him gladly. Apit na mabot ang atong leksyon, tapusan, kung kinsa na po ang ipili sa Ginoo, serve Him gladly. Part sa inyong worship sa Ginoo is to serve Him. Dili lang sa pagkintanta, tanganin mo kilabuhan, you worship God through your service to Him. The blessed one in tanta, kung nakainundong pa mo, sa uban na sa kong edad na ko na kanta sa Hilson everyday, every day, it is you I live for every day. I will follow after you every day. I will walk with you, my Lord. Every day, it is you I live for. I will follow after you every day. I will walk with you, my Lord. Tananin mo kinabuhat, Lord, it is you I serve. I follow you. Serving God without gladness or joy is vain. Wala yung kapuslan. Serving God is also a means of worshiping to the Lord. We cannot serve God both money, God and man. Nabalumutan ni Saul. Natumbagtan tayo sa Diyos. Serve the Lord. Kasi mo gi-serve? Lord. Kasi mo hato ni mo? Gladness or joy. Pag matubang ka sa Ginoo, you cannot come before Him without joyful. Hindi ka malipay mo na pagkanta. Hello? Come to the Lord. Serve Him. Not men. Dili tao. Dili simbahan. Lord. When you serve Him, serve Him with gladness. Serve Him with gladness. Ingon pa sa Samuel 12:24, you must honor the Lord. You must serve Him sincerely with all your heart. Remember the wonderful things He has done for you. Mamaningon sa Shema. Love the Lord your God with all your mind. And with all your soul, with all your mind, with all your heart, with all your strength. Gumaw nimo, you will serve Him sincerely with all your heart. So you cannot sing joyfully if Christ is not the one whom you are serving. If kung siya Diyos, we are excited to come to His presence to sing praise to Him. Pag muduol ka sa Diyos, magkasimba na ka, gina-invite na yung mga tao, kita, mga anak sa Diyos, giluwas ka din sa grasya, in-invite ka to sing Him. We are excited naman sa bali ang buwanan ng kantaon, yung mayaw na ito ang pangalan sa Diyos. So when we serve God gladly, noong pa sa John 12:36, ang mualagad ka na ako, kinahanglan mo sunod ka na ako. Ang ako mga sulubuon, kinahanglan mo uban ka na ako, bisan asa ako. Ang ako amahan, muhatag, upa si dungog. Kang bisan kinsang mualagad ka na ko. Yan. So when you serve the Lord, serve Him sincerely. Sa Yesuha, ipasidunggan mo ka sa Diyos. Atong mga tao mualagad sa Diyos. Our service to God will not matter whether we are in position or not, but based on our joy, serving the Lord. Dili ka ng spirit of entitlement. Yun. Reserve lang ko kung na ko'y position. Pero wala niya. Serve Him with joy. Hindi man ka ma-elect, hindi man ka ma-feeling yung taro next year. I hope magkita-kita niya kung sa kung natin mula kong position. Dili pili-pili ang Diyo na pili-pili ang trabaho. Kaya nga naman tayo ginawa itong iservisyo, ha? Takulo, know with a correct understanding of God will walk to obedience and humility. Ganun know mo na ako na yung iservisyo, ha?
Once you know who really God is, you will love Him intelligently. Kung may hanap, for example, the more may hanap mo si B-boy, the more hindi mo siya higugma. Mag-asawa, the more nakadugay, hopefully nagka-sweeter as a year is more. The more you understand ang kanyang tao, the more hindi mo siya higugma. Sa itong pag kumagtuon ka sa pulong sa Diyos, the more may hanap si Kristo, the more nato siya may higugma. Intelligent. Wili na magpasigarbo sa atong ribalan. Na atong tilingon, pinaagi sa pagdibati, pinaagi sa pagdawat sa mga tao. Wili, love Him. Kaya pagbasa sa Bible, is to know Him, to love Him. Kaya pagbasa sa tubangan sa matot sa langit, hindi naman sa magpamukiro sa atong ribalan. Magsimpa naman na dito. Sa karoon mo ng taan, ato na ato i- ang ato itudlan ng pagbalingon pinagi sa pulo nga natay gusto nga panabot sa Diyos para maglataw maglataw kita ngadto sa pagkamasinutan o pagpaubos. The more nagadata nalid sa Ginoo, the more na magpaubos moving siya. Know the Lord Himself is God. Ilhanin nyo ang Ginoo Diyos. Three things is, first is need to know Him or to love Him intelligently because of His Lordship. We need to recognize His Lordship to all creation, to your family, to your job, to business, marriage life, studies, finances, properties, recreation, selection of songs and movies. Kinunawin mo, Lordship, ang pagka-Lord ni Jesus Kristo. Know Him. Sa tanamin mong ginabuhat si Kristo, ang imong gina-offer ni tanan. Isama ni mong Lord. Atong ginabalik-balik, meditate the Word of God day and night. When you know Him, you love Him intelligently. Maningon ni Peter, grow in grace and knowledge of God. Love God with all your mind. When you know the Lord Himself is God, you will fear the Lord is the beginning of wisdom. When you understand that He is your Lord, the Lordship of your life, you will begin to fear God and the wisdom will follow. We know God, but we don't have the wisdom to understand the great and unsearchable things of His mighty works. Morning, come to me and I will show you the great and unsearchable things that you don't know. Lagi mga buta natin na tumasabta ng Diyos, pero kumuduol ta, masabta na ito ang iyang kinabuhan. Muna yun nga ang atong unaw na di parehas sa Ginoo, di na ito masutin. Di na ito siya masabtan sa iyong ginabuhat, pero kabalo siya sa iyong ginabuhat. Now, He who made us, atong i-recognize ang iyong pagka-craftsmanship. Gihimo taniya to love and serve Him. Have you remembered sa Genesis? Na kiningon nga, we are created in the image of God. Pangutana, asa sa part sa image sa Ginoo na gibuhat ko? Two things na asa ka theologian or doctor na ako nadunggan, ako share sa inyo. Si Dr. Michael Tingpen, ako nung pinashare last time sa prayer meeting, ako balik. Two primary things. Anong gihimo ta in the image of God? Because we are created to be connected to Him. Dili ta mag-unplug. Connect. A disconnect. To connect. Wow. Bumayang people, ha? Kapit ng camp. So, we are made to continue to connect with Him. Abide in Him. Remain dyan sa Ginoo. Mukha na ginabalik-balik. O, ikanuha, we are created to be reflected of Him.
We are connected. We are created to connect to Him. We are reflective to Him. Makita na ikaw ang anak sa Diyos. Muna the image of God. Dili man ka God. Part sa Ginoo nga piminta mo duol sa iya. Draw to Him. Duol pa sa Diyos. Connect to Ninti. Pag imaputol na, na. Maluya na ka. Sa mga young people, I encourage sa tanong sa tuha, ay yun pala yung sa Ginoo. Always be connected sa Diyos. Ayaw pasabot na nila na ka sa lain lugar. Di na ka mapil sa bulatan sa Ginoo. Nakatrabaho na ka, nakpromote na ka, di na trabaho ka mapil sa bulatan sa Diyos. Mura na nagtaas noon na kayo. Ano ba? Ubus lang. Obedient and humanity. Di na ito makita nga, tinuod ba na kaila ka ka Kristo? Do you know Him personally? Or basing baba lang tama? We are His people and the sheep of His pasture. Now, grabe no? We are kita, His people, His pasture. Siya kita giya sa tuwa. Muna kita ownership. Ownership. Psalm 95, 6 and 7, di ba ito yung kiniha? Dali, mluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo kanato. Kisya nga itong Diyos o kitang iyang katawan ay ang ibantayan o gatiman sa mga karnero. Morning on the Psalm 23, the Lord is my shepherd. Amo sa John, my sheep listen to my voice. Siya ang nag-iya sa ito. Dili, ikaw ang tag-iya sa paglingon. Once mo recognize ikaw tag-iya sa paglingon, bantay, kaya ba siya mahimo, mo na tintan sa kanas, you are God. Ginoo ka sa iyong paglingon, dili. Remember, we are only dust. Balik na ito sa Allah. Dili kita mahimo nga, dili kita mahimo nga, ako ang tag-iya sa paglingon. And it's all, even though we don't fully understand the works of God, doesn't mean we'll stop obeying and believing. But our faith will lead us to know the truth. Naghanay mo palayo na sa Ginoo. Yan ang kumusun sa Ginoo, hindi ko pasabot sa ginabuhat. Hindi ko pasabot ang ginabuhat sa mga Christian. Nag-ampo, example, nakalikitan ba na sa Facebook? Na yung mga tilo dyan na ginatira mga ITS ba? Sa kababae nga, yung question, nga nung, kung nato yung free will, nga nung mga Christian, ampuan mo niya, ampuan po, para mabago ko. For example, nga nato ginabot, diba? Kung mga readers, makailan sa Diyos. Nga nung ampuan man ako sila, naman sila yung free will. Yung hati, o? Napaan yung ang thought? Nga nung mag-ampu man sa itong relative, ang ganda din nato. Dito na mukhang buk. Ang bukan man. Harap din sa katilod din. Dili man ang yanak. Kindness. Kindness. Nagamon ko pa sa ila. Na once na makailas sa Ginoo, dito sila mukhang yung mga pasalama ko nila. Nagamit tao lang ito, nagampu. Ginampuan man ta. Natag-usap. Sa ako gani, magkampu ko sa kinan. May parang ampo ako kaya ako mag-speak. Saan po dapat na nag-ampo sa kuha? Sa inyo at Andre, itong midweek prayer. Ginampuan na ito ang mga tao na may sakit. Ang mga problema, ginampuan natin. Sa kindness. Kind. Kaya ang Ginoong naluhoy po, malulungod sa kuha. Walang atong hinatag po sa uban. So, dili na ito yung ating kundi natakasabot, tinatamutuo. O di natin musulod, tumuto sa itong Ginoo. Kuha ng faith seeks understanding. Ang atong pagtuo, kuha na yung sa katilod yan, faith seeks understanding. Naman kay knowledge. Ngayon ba, naki knowledge, wala kay wisdom. Naki knowledge sa Bible, wala kay wisdom sa ang paggamit sa tulong sa Diyos.
Mo nang mangayo ka sa Dios. Mo nang with a correct understanding of God, we walk in obedience and humility. Kaupatlas. The truth about God manifests your thanksgiving for God's revealing character. One is a verse na sulod ganto sa iyang mga ganahan uban sa pagpasalamat o ganto sa iyang mga hawanan uban sa pagdayo. Pagpasalamat ganto kaniya dahiga ang iyang ngalan kay ang Ginoo maayo. Tungod sa maayo ay ang bugma way paglubad. Way paglubad. Naglungtad kahangtod sa kahangturan o iyang pagkamatino manon ngadto sa tanang kalimatan. Matino na. So diyan ito makita ang goodness ni God. Ayang pagka-merciful, ang iyang pagka-faithful tungod sa iyang goodness sa Panginoon. Diyan ito magpasalamat sa Diyos. Muna nakadiri. Tungod sa iyang pagkamahal. Nagkahiusa ka sa Diyos. Mana enter his gates with thanksgiving and all in his courts with praise. Again, thanks to him, bless his name. And notice din, you know, all is his, for the Lord is good. His. Notice niyo, his, Lord. Kaya itong makita na, siya Diyos ka kung simbawa. Wala kikinig na tao, ano? Sa itong simbahan. Napaikis. His. Iyan, gina. Merciful. He is faithful. His. Mokin niya ang pasabot na nakadili sa balay at kwanan. E magpasalamat ka sa Ginoo, pinagi sa mga alam ito sa pagdayag sa Diyos. Kami na migsoon ha. Matag Domingo, manong na malipayang sa musimba tungod kay kasulod sa katimana. Imong ginadayag ang Diyos tanan mo gibuhat, ginabuhat. Gilagaran nimo ang Diyos na malipay ug puno ka sa kamatuoran nga gitudlo sa Ginoo kay gihatagan nimo siya oras sa pagpamalandong sa iyang mga puno. So, sa kasimana, you worship God, you serve him, and you love him diligently. E pagabot ato diri sa balangkuanan sa Diyos, gina-invite na magkasimba na kang kandilingo. Manggawas na sila tanan. Marang you shout and worship the Lord. Tungod kina puno ka sa pulong sa Diyos. Puno ka sa kalipay. Marang musinggit ka sa Diyos. Mudaig ka sa iyaha. Pero wala gani. Close. Matinon anong ka sa mga puno. There's no life. There's no joy. Because you don't worship him. Sa Monday to Saturday, you don't worship him. Sometimes, no. Kung nasa likod, yung soon, mga people, ayaw, kanina mo. Psalms 22:5. Modol kita kaniya na may pagpasalamat. O mahugyaw kita sa pag-awit sa pagdayig kanila. Pagpasalamat, paghugyaw, manghugyaw kita sa pag-awit. Giving thanks. Ngano mag-give thanks to God sa Ginoo? Because He is good, merciful, and faithful. Sa paghatag nato sa Dios og himaya, pagdayon o pagsimba, uban sa espesyal sa pagpasalamat. Tapos siya mubulahan kita nga makaduol sa presensya sa atong bantugan na Dios og hari isip usa sa iyang mga anak. Nayon sa kasong na dadungan na akong hapon na bless ko po. Nabalik-balik ko na ni Chaychay og himaya at malumali nga kanta na I'm so blessed by Cain. Yeah. I'm so blessed, God this heart that in my chest
No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Diyan tumapag na kay relasyon din sa Diyos. You are blessed in soon. And you will give thanks to Him. Nasiyan po nalasin ni Pastor. So, si Hong. So, ni Dites din siya sa Ginoo. Ingon sa ni Hong. The Lord gives. The Lord has taken, takes away. Praise the name of the Lord. Gihatag sa Diyos o gikuha sa Ginoo. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Muna akong isulat sa inyo hanga. In bad times, in good times, we need to give thanks and bless His name. For the reason why? Because He is good, merciful, and faithful God. We cannot thank God when we don't experience His goodness, mercy, and faithfulness. If you don't let Jesus be the center of our lives, pag hindi siya center, higiginin mo ni Ma kung sa tawahan ng pagkabasulti, natilawan mo ang iyong pagkamahay, manuluyo, o pagkamahay. In our application, give all to Him. Hatag ang sinasin mo. Walay bahis. Walay yan ang itaguan. Hatag. Mana, magsimba natin sa Ginoo. We give all to Him. Identify things that hinder. Sino kahinder sa inyo? Ano ba ka? Ano ba ka? Hindi ka ma-serve. Basing mo kinalantang mo ba? Nah, sir, bad ganyan. Mahalas din, malagas din. Ano ba hindi mo malagas? You're looking other people. Sa isang thing, serve them. At masabtan, you serve them. Not them. Vocal in giving thanks to God. Maganda na tayinig, may magpasalamat ka. Vocal. Then, mag-bless ko sa naman yung asin mga. Vocal din siya. Wala ang ibitagwa. Isulti ka niya. Saan na siya magpasalamat? Ano po tayo isulti? Embedded with you. Ano magpasalamat ka? Tungod sa iyang kamayo, merciful and faithful. Embedded with you. Our response to living in giving thanks to God. Giving thanks must be God-centered, not man-centered. For everything in our hands is bestowed only by God to us. In everything we do, we live in response to God's gratitude every day. Every day, it's you, I live for. That's a response. Totoo ba? Worship. Worship. Sir. No. Serve. Love. And that love intelligently. No intelligently. Love. Oh, no or love. Okay. Love being intelligent. No. Sige, manindog ta. In the response, I will ask you, we'll sing this to glorify Him. No other